And good morning! Palakpahan niyo napakagwapo nating host. Kaya napakarami niyo naman, kahit maulan sa labas, no, nandito pa rin kayo. So palakpahan niyo yung mga pasarili niyo. Kasi napakasisipag mag-training. Sino yung first timer? Totoo? Parang lagi ko na kayo nakikita. Ikaw, parang ngayon ko lang nakita. First time mo lang ba mag-attend? Totoo? Tagasan ka? Negros Oriental. Palakpahan naman, ang layo, no? Pero nandito sa Pasig. Sino pa? Ito, tagasan ka? Ha? Bohol, pero first time mo ngayon or ilang beses na din. Pero ngayon lang kita nakita, ikaw. Cebu, pero lagi na din kitang nakikita. So yung iba dito, mga talagang ilang beses nang nag-a-attend. Pero syempre, kahit paulit-ulit yung ganitong training, nandito ka pa din. Tama ba? Okay, so good morning sa inyong lahat. Lalo-lalo yung mga nanonood sa atin sa live. Yung mga leaders natin ng FW, okay lang ba? Palakpahan natin sila, mag-away-away kayo sa kanila. Naka-live tayo. Ayan, so syempre, na-share nyo ba yung live natin? Wala pa? I-share nyo para at least hindi lang kayo matututo ngayon. Pati yung mga leaders nyo nasa ibang bansa. Diba? Pati yung mga full-timers, marketers na hindi nakapunta dito sa seminar room. So good morning sa inyong lahat. Lahat ng mga taga-Bicol, maray na Gabi, maray na Aldaw sa inyong amin. Lahat ng mga taga-Bako, diba? Kasi meron tayong office doon. And shout out din sa lahat ng mga taga-Lawag, diba? So, syempre, mabilis lang naman po ako mag-talk. So okay lang ba magpo-focus ka? Ready ka na ba? Ayun, before ako mag-start, okay lang magpakilala. Okay, para sa hindi mga nakakakilala po, lalang sa mga nanonood sa atin sa live. By the way, my name is Judy Ann Bitanga. Hello po. Ayan, so dati po akong estudyante before ako na-involve sa ganitong negosyo. Ayan, sino dito mga dating estudyante din? Marami, no? Ayan, so ngayon negosyante na din po tayo dito sa Tauay. So, syempre, I'm 21 years old, bubong Bicol. Ayan, proud Bicolana po ako. Sino mga taga-Bicol dito ang kagaya ko? Totoo? Weh, sagasan ka, sir. Camarines Norte, sino pa? Ha? Sino pa? Bicol? Ayan, so syempre, marami tayong mga taga-Bicol dito. So, Elevate Business Presentation, aware ka ba yung pinutahan mo negosyo? Okay, so mabilis lang naman po ako mag-talk. So let me introduce to you our company name, Tau Elevate. So it's a dynamic marketing company on a mission to help people reach new levels of financial freedom and well-being through our premium products and business opportunities. So I know kung bakit ka nandito, kasi ikaw yung tipo naghahanap ka ng time and financial freedom. Tama ba? Yes naman, and ibibigay yan sa'yo dito yung time financial freedom na hinihingi mo or hinahanap mo basta sumabay ka at gagawin mo yung Tau Elevate. Okay? And syempre, pakilala ko din ang ating very own humble CEO, walang iba, Engineer Robert Hidalaganya. So with more than 20 years of solid experience po siya, both offline and online in multi-level marketing. Okay? So our mission to help people achieve their goals in life using the principle of Tau Kaizen and process-oriented approach. In our vision, we envision that in every country in the world, Tau Elevate has empowered a citizen to become a self-made millionaire. So dito sa company natin, in just 2 years, marami nang nakreate na Millionaire Circle. So marami bang umattend dito ng anniversary natin? Yes naman. Tama ba? And ikaw mismo, nakatuklas na maraming ginawardan ng Millionaire Circle. And karamihan pa nga doon, mga FW, no? So syempre, walang imposible. Gusto nyo ba maging millionaire din? Yes naman. So syempre, basta sasabay ka sa Tau Elevate. 2 years pa lang po tayo. Marami pang years yung pagsasama-samahan natin. Tama ba? Okay, so syempre, our company legalities. May copy yung kaba ng company legalities natin. Sino pang walang copy niyan? Kailangan meron kang copy. Kung wala pa, di ba, pwede mo yung picturean. At syempre, pwede ka din humingi sa uplines mo. At kung wala pa din, pumunta ka ng head office natin, pwede mong picturean isa-isa. Okay? Para at least, kapag meron maghihingi ng clients nyo, ng mga legalities natin. Kasi for sure, di ba, tao yung kinakausap natin. Di ba? So for sure, makaka-encounter ka ng mga tao na magsasabi, legal ba yung company na yan? Tama yung mga nagdadalawang isip pa. Lalo-lalo yung mga nanonood sa atin sa live. Kung isa ka sa mga na-share ng ganitong opportunity, huwag ka na po magdalawang isip or matakot pa. Tama? Kasi po yung company pong papasukan mo, legal na legal po tayo. Which is, register po tayo sa SEC or Securities and Exchange Commission. Diba sabi nga sa SEC, kapag ka maglalabas ka ng puhunan mo, at least, merong ibabalik sa'yo na 73% either man's product or services. So good news dito sa company natin, meron po tayong mga produkto kaya pinapalakpahan mo yan. Okay? Lahat din po ng ating mga produkto is FDA approved and halal approved din po yan. Ibig sabihin, safe na safe, gamitin ang mga kapatiran nating Muslim. Kasi meron tayong mga leaders na Muslim po. Tama? And syempre, nagbabayad tayo ng tamang buwis or BIR, Bureau of Internal Revenue. Okay? So next tayo. Ngayon, pag-usapan na natin about sa mga products, which is yun po yung task ko ngayon. Ang tanong, ready ka na ba? Yes! Ready ka na ba? Yes! Yung mga leaders natin nanonood sa live, mag-comment ka dyan kung ready ka na. Kasi I know marami dyan mga first-timer na gustong matutunan about sa mga products natin, so mas maganda makikinig ka. Okay? So dito kasi hindi lang naman natin pag-uusapan about sa pagyaman lang. Tama ba? Hindi lang naman natin pag-uusapan kung paano ka kumita dito sa negosyo. Napaka-importante pa din yung pinag-uusapan natin about sa health mo. Health is wealth. And prevention is the better. Ano nga yun? Prevention is better than cure. Tama ba? Pero, papalitan natin yung perspective na yun. Prevention is the best, cure na sa ngayon. Tama ba? Sabi nga, kung kaya mo namang, di ba, kung kaya mo namang agapan, bakit mo papapatagalin pa? Which is, meron naman tayong mga produkto na makakatulog para maiwasan nating magkasakit. Tama ba? Kasi kahit anong gawin mo, yung pagkakasakit, hindi mo talaga yan mapipigilan. Darating at narating yan. Tama ba? O, sino dito yung gusto magkasakit palagi? Ha? Wala naman, no?
So wala namang ayaw dito magkasakit palagi. So syempre, mas maganda yung mga produkto na mamaya sasabihin ko, mas maganda itatry mo. Tama? Kasi hindi mo malalaman kung maging effective yan sa'yo kung hindi mo susubukan. Okay po ba? Okay, so ngayon pag-usapan muna natin yung three major reasons why we are getting sick. Bakit tayo nagkakasakit? Kasi di ba madalas masakit yung ulo natin, yung tiyan. Pero di tayo aware, saan ba yun natin nakukuha? Saan ang gagaling yung mga yun? Number one, accumulation of toxins in the body. Ano yung tinatawag na toxins? Di ba yan yung tinatawag na lason? So everyday nag-accumulate tayo ng toxins or lason sa pamamagitan ng pagkain unang-una. So lahat dito kumakain. Aware ka ba sa kinakain mo? Healthy pa ba yan or unhealthy foods? Di ba yung tipong basta may pagkain, lamon ka na ng lamon hanggang sa mabusog ka. Kahit bawal sa iyong pagkain. Di ba? So relate na relate yung lahat. Ano pa? Pag-inom ng tubig. Lahat dito umiinom. Pero di naman dito lahat ng mineral water. Meron tinatawag na criminal water daw. Tama? O di ka rin aware yung iniinom mo, saan ba nang galing or malinis ba? Ano pa? Sa hangin na nilalanghap natin, di ba napaka-polluted ng lugar natin mula sa usok ng sasakyan, sa usok ng pabrika, di ba sa mga naninigarilyo na katabi mo, di ba? Oh, so ibig sabihin, nalalanghap niyo po yun, na-accumulate mo, naiipon mo dyan sa katawan mo. Tama, pati nga hininga ng katabi mo eh. Di mo yan mapipigilan, malalanghap at malalanghap mo yan. Kaya yung katabi mo ngayon, ngingitian mo lang. Okay lang ba? Ayan, may mga vacancy tayo sa cheat dates ng katawan natin para tayo ay mabuhay. Ano yung una-una? Kakain ka, uminom ng tubig at huminga. So, ibig sabihin, di mo siya pwedeng pigilan, di mo pwedeng iwasan. Pag pinigilan mo yung hininga mo, anong mangyayari sa'yo? Ha? Mamamatay. So, kahit nga ilang days kang di kumain, okay lang. Tama ba? Kaya pa naman mabuhay. Pero kapag di ka huminga, tsaka hindi ka uminom ng tubig, for sure mamamatay ka. Tama? So, ibig sabihin, since na nag-accumulate tayo everyday ng toxins, simula po ng isinilang ka hanggang ngayon, ano yung trabaho naman ng katawan natin? Di ba kailangan nating mag-release? Kailangan nating maglabas ng toxins? Kasi po, based on research, nearly 90% of all degenerative disease begins in the digestive tract or sa colon natin. Aware ka ba sa colon cancer? Marami bang namamatay sa colon cancer? Yes naman po. And wala po yung pinipili. Kasi bakit? Bakit nagkakaroon ng colon cancer? Kasi hindi siya normal magdumi. Kasi nag-start yung mga infections, tumors, and diseases kapag hindi yan nilalabas. Kaya napapansin mo yun kapag ilang days ka na di na nakakapagdumi, medyo mabigat na sa tiyan, mabigat na sa pakiramdam. Napapansin nyo ba yun? And may iba normal yung bowel movement? Ha? Ilang beses nagdudumi? Once a week? Sino yung 3 times a day? Konti lang, once a day. Oh, mostly once a day, no? Pero syempre, ang tanong dyan, ilang beses ka kumakain sa isang araw? Diba 3 times a day? Yung iba nga 5 pa kasi meron pa yung snack-snack. Oh, tapos hindi ka nagdudumi sa isang araw, ano yung ginagawa mo doon sa kinain mo? Iniipon. Oh, halimbawa kahapon meron pang pagkain na natira sa pagkainan. 'Di ba? Ano mangyayari kinabukasan? 'Di ba mapapanis? What if inabot siya ng isang linggo? Ha? Medyo inaamag na. Inabot siya ng isang buwan, bulok na. Ganon din po yung mangyayari diyan sa tiyan natin kung hindi yan ilalabas. Kaya i-goal mo na magdudumi ka po everyday. Okay po? Ayan. So syempre kung hirap ka magdumi, kung yun yung problema mo, good news, meron tayong mga produkto na mamaya i-explain ko. Okay? So ready ka ba? Alright. So next tayo, number 2 reasons kung bakit tayo nagkakasakit. Abnormal condition of the blood. Hindi ibig sabihin, yes, buhay ka ngayon dahil may dugo ka. Tama ba? Pero hindi mo alam, nagkakasakit ka pala. Kasi bakit? Madumi yung dugo mo. Aware ka ba na dapat malinis yung dugo natin? Kasi yung blood napaka-importante, yes or yes? Yes naman, kasi yan po yung nagsisilbing tagahati ng nutrients sa lahat ng organs natin sa katawan. And makikita mo dito yung normal blood natin, di ba punong-puno siya ng red blood cells? And kapag nadumihan na yan, or kumbaga madumi na, nababalutan na siya ng white blood cells, kukunti na lang yung red. And nandito po nag-start yung mga simpleng sakit natin like anemia, ano pa? Diabetes? Ano pa? Ha? Anemia, high blood, stroke, ano pa? Leukemia. Pinakamalala yung leukemia. So dapat panatilihin natin na malinis yung dugo natin. So meron din tayo ditong tinatawag na acidosis. Ano naman to? When your blood becomes acidic. Bakit naman daw naging acidic tayo? Kung ikaw yung tipong lagi ka nagpupuyat, meron kang bad habits, naninigarilyo, umiinom ng alak, mahilig sa mga alat, for sure magiging acidic ka. So lahat ba yun nasa sa'yo na? Di ba? So lahat dito nagpupuyat, for sure. Lahat ba dito mga onliner? Sa mga leaders natin ng FW, hindi yung, di ba? Hindi maiwasan yung magkakasakit kasi bakit? Laging nagpupuyat. And kayo dito mismo, hindi wala pa kayo dito sa negosyo natin, nagpupuyat ka na, for sure. Pero anong pinagkakapuyatan mo dati? Di ba? Siya. O ngayon, pangarap mo na yung pinagkakapuyatan mo. Para at least, kahit ngayon nagpupuyat ka, meron kang ititake na products. Okay? Kaya at least hindi ka matatakot. Okay? So next tayo. Number 2 reasons kung bakit kayo nagkakasakit. Ha? Okay lang pakibasa. Nutritional deficiency or nutritional imbalance. Nagiging imbalance yung nutrients natin sa katawan dahil yan sa mga food na kinakain natin. Tama ba? Ito ba yung madalas mong kainin? Masasarap na pagkain, mga instant, di ba, fast food, frozen food like hot dog,
Di ba? Favorite parang lahat yon. Lalo yung instant, mga madali ang pagkain, dilata, instant noodles, instant pancit canton. Sa mga OFW natin, i-comment mo kung anong tawag dyan sa inyo. Di ba, indume? Oh, indume. Di ba, mamaya, inalok ng leaders mo, apps, kain tayo. Yun pala, indume. O, di ba? Na-experience ba yun? O, nilaalok kayo ng leaders nyo, indume yung kinakain. Pero dapat i-goal nyo pa din na kung kumakain ganyan, kahit at least once a week lang. Okay? And lalo sa mga marketers, full-timers natin na tinatamad na magluto, no? So, madalian na lang talaga yung kinakain. Pero dapat aware kayo. Kasi mapapansin mo yan na ngayon, yes, wala pa kayong mga may experience, pero pagdating ng araw habang tumatanda tayo, di ba doon na sinisingil ng katawan? Doon na naglalabas yung mga sakit. Tama ba? So kapag kapunong-puno ng toxins yung katawan mo, ito na yung mga pwede mong ma-experience. Mga sintomas na pwede mong ma-experience po. Di ba? So napakarami, hindi ko na yun isa-isahin. Lalo kung ikaw ay hirap matulog, meron kang rashes, di ba? Meron kang anxiety, depression, bad breath. Kapag hindi rin po normal yung bowel movement mo, lalabas na din yan sa paghinga. Mapapansin mo po yun. Kaya dapat, normal yung pagdumi mo para at least kahit numiti ka dyan sa katabi mo, di ba, hindi yan makakatulog. Tingnan mo ngayon katabi mo kasi makatulog na yan. Okay, so next tayo. Anong gagawin mo ngayon kapag yun na yung mga na-experience mo? Kailangan mo mag-detox. Tama? Kailangan mo na mag-cleanse ng katawan and meron tayo dito ang tinatawag na detoxification process na kung saan ito yung mga normal mag-e-effect sa'yo kapag nag-cleanse ka. Normal na mangyayari and ma-experience mo. Una-una, defecation, ano yun? Ha? Yun yung pag-trigger mo magdumi. Okay? Kaya yung pagdudumi, isa po yan sa way para ma-cleanse yung katawan natin kasi ilalabas lahat ng toxins. Ano pa? Urination, sa pag-ihi. Sino dito mahiling magpigil ng ihi niya? Ha? O, di ba? Dapat di mo po yun pinipigilan. Okay? Kasi isa po yan sa way para ma-cleanse yung katawan natin. Kaya dapat, di ba, mas maraming tubig yung kailangan mong inumin? Or ano yung mas maraming mong iniinom? Soft drinks. Oh, di ba? Alak daw, kape. Di ba? Yung favorite ng mga kabataan, malamig na, matamis. So, kailangan mas maraming water para at least inom ka ng inom, ihi ka ng ihi, makiklanse yung katawan mo. Ano pa? Expiration, yan yung tipong hinihingal ka kahit wala ka masyadong ginagawa. Di ba? So, masakit yung dibdib mo, parang nahirapan kang huminga. Normal po yun. Okay? Normal po yun mag-e-effect sa'yo, lalong-lalo na nasa healing process ka po. After a few days or a few weeks, mawawala din. Parang normal na lang din. Lalong-lalo na po kapag nag-take ng mga products natin, isa po yan sa may experience mo at least hindi ka na matatakot. Lalong-lalo na yung mga clients nyo na masyashare nyo ng mga produkto natin, kapag nagsabi ng ganun, i-explain nyo po talaga na normal na effect yun sa kanila. Okay? Kasi yung iba isang take lang, hindi na sila magta-try ulit ng products kasi natatakot na. Okay? And last natin, perspiration. Ano yung perspiration? Sa pagpapawis, binagpapawisan ka ba ngayon? Hindi. Pinagpapawisan kayo? Di ba sobrang lamig? Ang daming aircon, napakamalibot sa atin. Pero yung papunta nyo dito, pinagpapawisan ka ba? Yes naman. Pero syempre, umuulan sa labas ngayon. For sure, wala masyadong pinagpapawisan. Pero dapat, thankful ka kapag pinagpawisan ka. Bakit? Isa po yan sa way para ma-cleanse yung katawan natin. Kasi maraming tao na nahihirapan magpawis. Tama? Yung tipong nag-exercise pa para pagpawisan sila. Pero yung paglalakad mo lang galing sa hub, papuntang seminar room exercise na yun para pagpawisan ka ng normal. Okay? Are you learning, guys? Okay, so good news. Meron tayo ditong food supplement na maganda for cleansing or pag-detox, ang ating Elevate in 1 Herbal Mix Capsule. Palakpakan nyo naman yan. Diba? So, sino na dito na hindi pa nakatry nyan? Lahat naman. Okay? Lahat naman. So, yung ating Elevate in 1 Herbal Mix Capsule, meron siyang 8 powerful ingredients na pinagsama-sama. Ano yung mga yon? Meron siyang avocado fruit, papaya leaves na kung saan rich in fiber yan. Yan yung sinasabi ko kanina na makakatulong sa'yo para mapanormal yung bowel movement mo. Okay? And syempre, yung cinnamon and ginseng, good for memory. Lalo kung ikaw ay makakalimutin. Okay? And cranberry, good for UTI. Barley naman natin ang trabaho niyan, pampalinis ng dugo. Okay? Kasi di ba sabi ko kanina, number 2 reasons kung bakit tayo nagkakasakit is kapag kamadumi yung dugo natin, good news, meron tayong barley. Okay? And celery natin, good for digestions. May pa-bonus pa sa jishana. Sodium ascorbate with zinc. Okay? Yung ating Elevate in 1, mas maganda po na iti-take mo yan. Sino lagi nagtitake? Everyday ba? Minsan lang. O kaya kung kailan lang may sakit, tsaka nagtitake. Lalong-lalo na po yung mga taong constipated, maganda po yung ating Elevate in 1. Okay po? Alright, so next tayo, good for balancing. Ano naman yung good for balancing natin na food supplement? Okay lang ba? Palakpakan mo yung ating 8 herbs? Ayan, so yung ating 8 herbs food supplement, meron siyang 8 powerful herbs na pinagsama-sama sa isang capsule. Okay, so yung isang box natin, meron siyang 100 tablets. Ibig sabihin, kapag i-take mo siya sa isang araw, isa-isa, good for 3 months. Tama? And syempre, ano yung mga yon? Meron po siyang malunggay na ingredients na kung saan maraming nutrients yung pwedeng makuha natin sa kanya. Tama? And marami din po yung sakit na tutulungan like ulcer, diabetic, and for anti-cancer. Mangos din natin na napakayaman sa antioxidants, ang palaya na nakakapagpababa ng blood sugar. Okay? Turmeric, good for the heart. Yung may mga heart problem, barabarado sa iyong puso, maganda po yan. Okay? Ginseng, vivano rich in fiber. Meron siyang vitamin B1, B2, and carbohydrates. Ano pa? Espirulina. So maganda din po ito for anti-cancer. Okay? And garlic,
Maganda po ito sa may mga asthma, arthritis, tuberculosis, chronic fever, okay? So yung 100, kung yung bagay yung ating 8 herbs food supplement po, nasa 108 na sakit yung pwede niyang matulungan. Okay, di ba sobrang dami? Pero hindi ko na yun isa-isahin kasi baka abutin tayo hanggang bukas, okay? Lalo-lalo na maganda po ito talaga yung ating 8 herbs sa mga matataas yung blood sugar, matataas yung cholesterol, okay? Kaya dapat i-share mo yan sa kanila. Okay lang ba? Kasi ang trabaho niyan, pang-balance, ibabalance yung kondisyon ng katawan mo. Kasi kahit na nag-detox yung isang tao, nagkakasakit pa din, napapansin niyo yun? Kasi bakit hindi na-balance? Kasi baka mamaya mataas pa rin yung cholesterol, mataas pa rin yung blood sugar, kailangan niyang i-balance eh, which is gagamitin niya yung 8 herbs natin. Ano yung pang next natin na gagawin? Nourishing. Ano yung nourishing? Di ba kailangan natin mag-feed ng nutrients? Kasi baka mamaya yung mga fini-feed mo, or kinakain mo, pinapasok mo sa tiyan mo, mga unhealthy foods. Kasi bakit? Kaya nagkakasakit ka, mahina yung immune system. So kailangan napalakas natin yung immune system natin, lalong-lalo na humahataw tayo. Tama ba? Mahirap humataw kapag nagkakasakit ka. Yes or yes? O, baka mamaya kahit wala kang sakit, sinasabi may sakit para hindi makahataw. Tama ba? So meron tayo dito food supplement good for nourishing, ang ating mangosteen. Palakpakan mo yan. Sino na nakatry niyan? Lahat na ba? Lahat na. So, syempre, ito yung kauna-una ang produkto ng ating company. Okay? And gagandaan niya, tinatawag siyang the queen of tropical fruits. Bakit kaya? Kasi bakit? Napakayaman po niyan sa antioxidants na it contains some tools that reduce oxidative stress caused by free radicals. Ano yung free radicals na tinatawag? Ha? Yung free radicals po, yan yung mga nagkukos ng mga simpleng sakit natin hanggang sa malalang sakit like cancer. And yung santones po, meron din po siyang tinatawag na natural chemo preventive agent na maganda for anti-cancer. And it, syempre, santones contain vitamin C na nakakapagpalakas ng immune system. So napaka-importante ba na dapat malakas yung immune system? Yes naman, kasi dapat. Di ba napansin mo yun kapag mahina yung immune system mo? Simpleng obos, ipo ng katabi mo, nahawaan ka na. Tama? So, lalong-lalo na sa labas, umaambon, umuulan. So, for sure, kapag kamahina yung immune system mo, mamaya lang, pag-uwi mo, nilalagnat ka na. Tama? O kaya, sinisipon. So, mas maganda, magta-try po tayo ng ating mangosteen. Kung sa mga girls naman natin na hindi normal yung menstruation, maganda rin po yan sa inyo, lalo yung may mga migraine. Okay? So, next tayo, okay lang ba lahat mo yan ititry? Hindi lang isang araw. Dapat consistent, everyday, gagawin mo siyang vitamins. Kaya nga siya tinatawag na food supplement. Tama ba? Kung wala ka pong sakit, ititake mo siya as food. Kapag may sakit ka naman, iti-take mo siya as supplement. Are you learning, guys? Okay, so next tayo, para sa ating beverage product, palakpakan nyo naman yung ating Grace 15-in-1 Freemium Coffee Mix. Ayan, sino dito nakapagkapi ng araw? Nakapagkapi na ba? Ano yung kinapi mo? Ha? Chopstick? Ano daw? Ayan, so yung Grace. Masarap pa yung Grace. Ayan po yung mga products natin, no? Sobrang dami. And maraming tayong mga upcoming products. Excited ka ba doon? Yeah. O, di ba? Lalo yung iba't ibang products pa natin. So, dapat ngayon pa lang, yung kung ano yung products natin ngayon, dapat ina-try mo na. Habang wala pa yung iba. Okay lang ba yun? And syempre, mas maganda, magkakape ka ng Grace natin. Lalo ngayon, malamig yung panahon. Tama? Umuulan sa labas, masarap magkape ng Grace. And kailan siyang pinagsama-samang mga herbal components. Di ba yun, pag magtitimpla ka ng coffee natin, makikita mo yung mga green and brown, yun po yung mga ingredients ng ating kape. Kaya dapat itatry mo yung ating kape. Di ba? Pagka siyang mangosteen, di ba? Meron siyang moringa, barley, and napakarami pang iba. Okay? And syempre, highly nutritious po yan, loaded with antioxidants, promotes a healthy immune system, help in weight management, enhance energy levels, and nakakatulong mapababa yung blood sugar natin. That's why pwedeng-pwede siya sa mga diabetic person. Okay? Lalong-lalo na kung may mga kakilala kami diabetes, huwag kang matakot, i-share yung ating produkto. Kasi makakatulong yan sa kanila. Okay po ba? Okay, so next tayo, our Fit Inspire Coffee Mix with Garcinia Cambodia. Ayan, okay, kape po, hindi lang to basta coffee. Ito po yung kape na kung gusto mo talaga magbawas ng timbang, gusto mo magpa-slim, mas maganda ito yung itatry mo. Na-try mo na ba? Fit Inspire, kasi ito yung kape natin na ang trabaho niyan kapag ka nagtimpla ka is mapapa, kumbaga mawawala yung gana mo sa pagkain. Napansin mo ba yun? Pero yung iba feeling niya, gutom siya lagi. Kaya gustong kumain. Pero napansin, yes naman, totoo yun. Feeling mo, gusto mo kumain. Pero kapag kakain ka na, mawawala na yung gana mo. Tama ba? Kasi feeling mo po, busog ka na. Kaya may mga tao dito, nakakatapos lang niyang kumain, gusto na naman niya kumain. Kaya instead na kumain ang kumain ka, lalo yung mga nagda-diet, itry mo na lang magkape. Lalong-lalo na, di ba magda-diet ka, makakalimutan mo yung diet mo kapag may mga masasarap na pagkain. Tama ba? Sabihin, bukas na lang ako magda-diet, di ba? So instead na mabawasan yung timbang mo, nadadagdagan pa. Kaya itry mo yung ating kape. Kasi nawawala yung gana mo sa pagkain. And yan yung reason kung bakit bumabawas yung timbang natin. Kung baga nakakawala ng taba sa katawan. Kaya maganda ba yung ating kape? Ayan, so kailangan itry mo yan. So next tayo para sa ating beauty products, our Lure and Spar Intensive Whitening Soap. Sino mga naligo ngayong araw? Kahit naliligo. Ah, kahit na umuulan, naligo ba lahat? Oh, yes naman. So kahit umuulan po, kailangan maligo, no? Oh, lalo-lalo kami mga kasama kasahab, kailangan naliligo yan. Okay, so syempre, ito yung sabon ba na ginamit mo? Lure Inspire. O kaya, napakaganda na. Eh, kahit saan ka magpunta, pwede mong dalihin. Okay? So, syempre, marami po yung mga ingredients. Like, for example, meron siyang kojic acid. Okay? Naku, yung kojic acid, nakakatulong po yan para matanggal yung dark spot mo. Tama? Yung dark spot, pati yung mga dry skin mo sa balat, mawawala po yun. Kasi bakit? Meron na po siyang kumbaga yung lure natin, makakatulong din yan para hindi tayo masyadong masunburn or masundamage. Okay? Matutulungan po tayo niyan. Hindi mo na kailangan pa mag-sunscreen. Lalong-lalo na kung naglalakad sa katisatidik ng araw, kung ikaw yung nagsuswimming, di ba nagbi-beach? O, di mo na kailangan magpahid-pahid pa ng mga
sunscreen. So magamit ka na lang ng ating Lure and Spire. Okay? So syempre meron din siyang glutathione for white and glowing skin. So ibig sabihin nakakapagpaputi din po yung ating Lure. Pero hindi ibig sabihin yan ngayon unang mong gamit, puputi ka na. Wala pong ganoon ha. Kailangan tinutuloy-tuloy mo yan. Makikita mo na lang yan or mapapansin mo sa skin mo na nagla-lighten. Okay po ba? All right, so next tayo. Our Serene Inspire glutathione lozenges. Okay lang ba, palakpakan mo yan? Ayan, so syempre, sa ngayon out of stock po yung ating Serene kasi bakit hinahanda po niyan yung ating pouch pack. Okay? So yung ating Serene po, ang kagandahan niyan hindi po siya capsule or tablets na kailangan mong uminom ng tubig para lunukin. Diba? Sobrang dali na lang. Kung gusto mo talaga magputi, itatry mo yung ating Serene kasi hindi po yan, ilalagay mo sa ilalim ng dila. That's why tinatawag siyang sublingual absorption. Okay po? And syempre, ang kagandahan niyan, meron siyang glutathione na yung trabaho, linisin yung liver natin. Next effect na lang po yung pagputi mo kapag ka malinis yung liver. Okay po? Kaya walang magsasabi dito, nagtry naman ako niyan, bakit hindi ako pumuti? Wala pong ganun. Walang instant. Okay? Kailangan tuloy-tuloy. Meron din siyang vitamin C, patented fish collagen, licorice root extract, Garcinia Cambodia, magnesium. Ibig sabihin, yung Serene Inspire natin, hindi lang siya ang trabaho is para paputiin ka. Okay? Nakakatulong din yan na mapanormal yung bowel movement mo. That's why meron siyang ingredients na Garcinia Cambodia. Okay? Lalo kung hirap ka din magdumi, itatry mo yung ating Serene. Okay? And syempre, kagandahan yan, stabilize skin structures, avoid pigmentation, prevent skin oxidation and aging, maintain skin elasticity and anti-wrinkle, skin repair and rejuvenations, promotes metabolism and maintain a good complexion. So maganda ba? Maganda ba? So lahat na ba dito magtatry? Kailangan hindi lang puro yes. Tama ba? Kailangan bumibili niyan. Pero syempre, since ngayon na out of stock siya kasi bakit? Coming soon yung ating pouch pack. Maganda ba yung ating pouch pack? Yes naman. Kasi bakit? Hindi na po siya ganyan yung itsura niya. Kasi ngayon ang itsura na ating Serene, di ba? Nakabak siya. So pag nabasa, mayuyupi or masisira ka agad. So ngayon, inaantay na lang natin yung ating pouch pack, di ba? Yung itsura niya yung parang ating sabon. Ganun po yun. And o kaya yung ating Fit Inspire Coffee. So yun po yung pouch niya. Okay? So kahit saan ka man magpunta, pwedeng dalhin. Tama ba? Hindi siya basta-basta masisira. Hindi lang sa ating mga produkto, okay lang ba na i-share mo din sa iba kung anong natutunan mo. And syempre, mag-share ka ng produkto, magbebenta ka, but before ka magbenta, dapat ikaw muna magta-try. Kasi mahirap magbenta kung hindi mo alam yung effect. Tama ba? O sasabihin mo, explain mo, di mo naman naranasan, or di mo na experience. O magsetting maybe product of your own product. Negosyo mo na ba yung Tao Elevate? Yes naman. Kaya dapat, pinagmamalaki mo yung mga produkto natin. Ikaw mismo gumagamit. So thank you so much once again sa pag-stay sa ating seminar room. So I hope na marami kayong natutunan sa mga leaders natin ng FW. So meron pa po tayong next speaker na kung saan siya yung mag-explain naman sa inyo kung kano kaganda yung ating negosyo. Bakit speaker? Training director ng ating company. Pag training director ba, papakinggan or papakinggan? Oh, so okay lang ba papakinggan? At syempre, kapag may konting tanong, may konting sagot. Alright, so syempre, hindi na natin ito patatagalin pa. Bigyan natin ng 1 billion! 2 billion! 3 billion! Ayan, so magsatiyuan tayong lahat at bigyan ng bilyong-bilyong palakpak para kay Sir Ryan Quinte. Alright, ayan, palakpakan natin si Madam Judy. Ayan, palakpakan natin. Maganda ba si Madam Judy? Yes! Siyempre naman, kasi gumagamit yan ng mga produktong pinaliwanag niya kanina. Ayan, so, unang sa products. Okay, yan sa mga OFW natin, palakpakan natin yung mga OFW. Alam mo, product natin kanina na ipinaliwanag ni Madam Judy, yan ay mga gamot sa mga sakit-sakit, no? Nakakatanggal ng mga sakit, di ba? Cancers, tama ba? Ngayon naman, yung ipapaliwanag ko dito is yung nakakagamot naman sa cancer sa bulsa. Ayan. Sino may mga cancer sa bulsa? Oh, sige po si Ryan. Po security guard sa Philippine Congress. Sino po yung mga dating gwardiya dito? Meron ba? Wala. Okay. Yan, dating gwardiya. Ngayon po, your training director po ng Tao Elevate. Palakpakan po natin. Okay, napasali po ako sa ganitong klaseng business because of the products. Okay? So, meron po akong sakit dati. Okay? Ang sakit yan. Tama-tama. Ito po yung aking sakit. GERD. Everybody say GERD. Gastroesophageal reflux disease. In short, acidic. Ayan, acidic lang po talaga siya. So napagaling ako ng mga products, health and wellness product. Hindi po ako dating believer ng ganitong klaseng negosyo. Okay? At hindi rin ako believer ng mga food supplement. Pero because of dito sa sakit na to, napagaling ako. So doon po ako naging believer. At the same time, naging believer din po ako ng negosyo. At ngayon po, kumita na rin po ng malaki dito sa Tao Elevate. Palakpakan po natin. So welcome po sa Elevate Business Presentation. Palakpakan po natin yan. Guys, kung kayo po ay mag-i-start ng business na katulad ng multi-level marketing, so dapat meron kang dapat isalang-alang or dapat kang tingnan. Okay, unang-una kailangan tingnan mo yung produkto. Maganda ba yung produkto? Okay ba? Quality ba? Yan ba FDA approved? Ang tanong, yan ba ang mga produkto na pinaliwanag sa inyo kanina? Maganda ba? Yes. Approved ba sa FDA? Yes. Yes na yes. Okay? And then, tingnan mo rin po yung company or yung owner. Sino ba yung mga may-ari niyan? Kasi baka mamaya sasali ka ng isang business tapos hindi mo alam kung sino. Tama ba? Magaling ba yung CEO natin? Yes. Engineer Robert T. Dalavinia, palakpakan po natin yan. At syempre, yung pangatlo, tignan mo yung marketing plan. Ano yung marketing plan? Or yung compensation plan. Or paano kumikita, paano sumali sa ganitong klaseng business. At yun po ang ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? So, pag nakompleto natin yung tatlo na yan, so, magiging successful ka po sa business na papasukin mo. Malinaw? Okay, so, pero bago natin ipaliwanag sa inyo ang negosyo, okay, meron muna ako sa inyo ipapakita. 4 na way para kumita ng pera. Okay, ito po isa, author po neto si Robert Kiyosaki. Okay, so, 4 quadrant po. So, meron dito, E is employment, S is self-employed, B is business owner, or I is investor.
Okay, so alam nyo po ba ang employee employment? Sino dito yung mga dating trabahador, empleyado? Yan. Kung dati po kayong trabahador at hanggang ngayon trabahador, kayo po ay nandito sa under ng E. Okay? Tandaan nyo po ha, dito sa four quadrant na to, lahat ng nasa left, no? Only for survive, para kumita. Lahat ng nasa kanan, ano? Ito yung talagang mga yumayaman. Okay? So, yun po. Kung ikaw po ay may trabaho, minimum wage ka po, no? Ikaw ay 8 to 5, ha? 8 to 5 po yung trabaho mo. Okay, sige pa. No? Babayaran ka ng minimum wage. So, meron kang trabaho. Pag walang trabaho, walang kita. Tama ba? Sa self-employed naman, you own a job. Okay? Mostly dito sa self-employed, ito yung mga like a doctor, like a dentist, yung mga may natapos. Tapos yung natapos nila, yun yung nagiging ano profession nila or trabaho nila. Ang tawag doon mga self-employed o yung mga skilled. Alam nyo ba yung mga skilled? Like mga mekaniko, di ba? Yan, mga self-employed yan. Wala silang boss, sila ang sarili nilang boss. Sa ano? Sa ino-operate nila na negosyo or sa kanilang, for example, mekaniko, talyer. Tama ba? Okay, and then business owner naman. So, you own a system. Okay, pag negosyante ka or business owner ka, like mga Jollibee, McDonald's, di ba, mga inasal, yan po yung mga business or traditional business. Tama po ba? Dito may sistema ka na pinapatakbo. At doon sa sistema ng business mo, may mga nagtatrabaho para sa'yo. Malinaw ba? Pero sa business mo, no, kung ikaw ay magta-traditional business like McDonald's, Jollibee, di ba, 55 million pinakamababang franchisee. Tama ba? Pangalan pa lang po yun. Okay, meron tayong ganun? 55 million? Sino dito may 55 million? Wala. So, hindi pwede ito sa inyo. Hindi applicable ang business. Tama po ba? Okay, ano naman yung investor? You own an investment. Okay? So ito yung mga negosyante na sobrang yumaman, dumami yung pera, wala nang magawa sa pera nila. Ang ginagawa nila sa pera nila, ini-invest nila like mga share of stocks, di ba? Mutual funds, yan, mga ganyan. Mga, tawag dito, mga bumibili ka ng mga stocks or stockholder ka or shareholder ka. Tama po ba? Okay, yan po yung mga investor. Dito po, ang maganda dito sa investor, no? Yung pera na ang nagtatrabaho para sa'yo. Pero ito, ang mga investment, like mga 200 million, 300 million, isan, 1 billion. Tanong, meron ba tayong 200 million? Wala. So, hindi tayo pwede sa investor. Tama po ba? So, karamihan po na nandito sa Pilipinas, nandito po sa employment at saka self-employed. Tama po ba? At ito po yung tunay na katotohanan. Lahat ng nasa kaliwa, no, hindi po yan. No, malabo po makuha talaga yung malaking mga pangarap. Yung pagyaman. Tama po ba? Ang pagyaman, ang pag-asenso, nandito po sa business at investor. Pero maganda po dito, sa inatinan nyo pong Elevate Business Presentation, dito po, hindi mo kailangan 55,000 or 55 million para mag-put up ng isang negosyo. Meron akong alam na isang negosyo na hindi ganun kalaki ang puhunan, pero pwede kang kumita ng katulad ng sa business owner. Ang tanong, excited ka na ba? Okay, sino yung mga first timer? Yung hindi pa member, meron pa ba dito? Yan, si Ma'am Parap. So now, paano nga ba mag-put up or paano po ba gawin ang negosyong ito? Okay? So pero bago yon, pakilala ko muna sa inyo. Siyempre nakita nyo na yung business natin, di ba? Yung may-ari natin. Tama po ba? Nakita nyo na yung mga produkto. Tama po ba? Ang tanong, sir, paano po ba? Ang ganda ng paliwanag ng product, ang ganda ng paliwanag mo, na-convince kami. Paano nga ba? How to be part of Tao Elevate? Simple lang po. Para maging part ka po ng Tao Elevate, kailangan mo mag-avail ng reseller package. Ayan. Magkano po ba ang reseller package? Nagkakahalaga lamang po siya ng 8,980 pesos. Yan. May dumaang anghel. Okay. O, palakpakan po natin. Kasi pag binabanggit namin to sa 8,980 pesos, no? Yung mga mata ng mga nanonood, lalo ng mga first timer, nagdidiliryo. Kasi bakit? Yung 8,980, actually malaki po talaga to, tama ba? Tatanungin ko po kayo, ang 8,980 malaki o maliit? O sabi ng isa malaki, sabi ng isa maliit. Yung gitna sabi malagkit. Okay? So actually guys, ang 8,980 malaki po siya kung gastos. Halimbawa, gagastusin mo lang, malaki talaga 'yan. Tama ba? Pero pag business ang pinag-uusapan, ang 8,980 maliit po 'yan. Tama po ba? Bakit? Kasi po ako, meron po ako dati na traditional business, karinderiya at saka mini store or mini sari-sari store, no? Yung 8,980 business permit pa lang, kulang na po 'yan. Sino dito yung mga nag-business na dati? Okay. Yung talagang legit na business niya, bukod sa network marketing, o di ba? 8,980 kulang 'yan. Tama ba? At kung ikaw ay magtatayo ng sari-sari store, yung sari-sari store mo, sari-sari lang, walang store. Nakasabit lahat, mga toyo, suka, di ba? Mga kung ano-ano mga nakasabit sa'yo. So, wala kang pwesto. Kasi bakit? Ang pwesto po, pag magpunta ka sa mga commercial area, 8,000 to 10,000 monthly. So, 1 month advance, 2 months deposit yan. Tama po ba? So, lumalabas sa mga 24,000, pwesto pa lang yon. Tama ba? So, ibig sabihin, hindi ka makapag-put up ng isang traditional business sa halagang 8,980 pesos. Tama po ba? Hello, sabi niya, eh sir, malaki pa rin yan eh. Sobrang laki yan. Tama ba? Kita, pero tutulungan kita. Okay? Para yung 8,980 niya, kung nalalakihan ka, paliitin natin. Okay? 8,980. Maliit na ba? Ano mas malaki? Itong 8,980 or ito? Hello? Ang hirap nyo naman pasayahin. Palakpakan nyo naman yung mga sarili. Okay. Oh, sabi niya, sige, malaki pa rin. Okay, paliitan natin. 8,980. Maliit na ba? Oh, pwede na. Okay, pwede na sumali. Tama ba? Okay, palakpakan po natin yan.
Okay, sabi ng isa, eh ganun talaga sir, eh, malaki talaga kahit anong gawin natin. Okay, kaya mo nasasabi na malaki ang 8,980 kasi hindi mo pa alam yung kapalit. Kailangan may kapalit kasi hindi pwedeng nilabas mo lang yung pera mo tapos walang bumalik sa'yo. Ang maganda dito sa business na to, pag naglabas ka ng 8,980, ito yung mga kapalit. Una, benefits, magkakaroon ka ng 9,000 worth of products. Okay, maganda o napakaganda? Sobrang ganda kasi bakit? Naglabas ka ng 8,980, 9,000 na produkto ang bumalik sa'yo. So halos bawi mo na yung puhunan mo. Tama po ba? Bukod doon, meron kang 40% discount to all products of Tao Elevate. Ibig sabihin, 40%, ang laki niyan, tama ba? Walang company po na nagbibigay ng 40%, Tao Elevate lang po. Palakpakan po natin yan. Sa ibang company, 25%, 30%. Tama po ba? Dito 40%, halos binigay po yung produkto. Kalahati, tama ba? Okay, ano pa ba? Magkakaroon ka ng free personal webpage account or ETC. Dito po, makikita mo lahat ng galaw ng negosyo mo. Lahat ng taong pumapasok, lahat ng points na pumapasok, product na binibili, nandiyan dyan po sa webpage account. Okay, magkakaroon ka ng username and password once na ikaw ay naging reseller. Okay? Next, free business tools and brochure. Yung package natin, pag bumili ka ng package, pagugot mo sa loob, meron yung brochure. Pwede mong basahin, aralin mo yung negosyo. Okay, palakpakan po natin yung mga bagong dating. Okay, ano pa? Magkakaroon ka ng 100,000 pesos. Sino gusto ng 100,000 pesos? Yan, sila, dami oh. Okay, pero yung 100,000 pesos, may requirements. Okay, ang requirements yan, once na sumali ka ngayong araw, gusto ng 100,000. Oh, ang requirements kasi, dapat ma-accidente ka. Kasi bakit? Accident, personal accident insurance yan. Okay? At hindi na ikaw yung makaka-claim ng 100,000, kundi yung beneficiary mo. Kasi bakit? Wala na, lumipad ka na sa langit eh. Tama ba? Tama ba? Gusto mo? Ikaw gusto mo? Ayaw nyo? Pwede pa natin kitain yung 100,000. Okay? Ano pa? Magkakaroon ka ng 50,000 accidental due motorcycling. Halimbawa, nagmumotor ka. Sino yung nagmumotor dito? O yan, nagdadrive ka ng motor. Ang takbir, yung mga rider na... Rider ng motor ha? Oh, yung mga rider ng motor, okay? Hindi pwedeng kabayo kasi motorcycling po yan. Okay? Next is 100,000 unprovoked murder and assault. Halimbawa, ikaw yung tipo ng taong napakabait. Halimbawa, ma'am, ano pangalan nyo nga, ma'am? Juby, si Ma'am Juby, napakabait. May nag-away sa compound nila, nagsasaksakan, nagbabarilan. Eh sabi ni Juby, hindi pwede yan. Eh ang ginawa niya, humarang sa gitna, sabi niya, kapayapaan! Tapos sinaksaksak siya, pak-pak-pak, dugo, gripo, tigok, merong 100,000 pesos. Palakpakan po natin. Ibig sabihin yan, murder, minarder ka, like hold up, hinold up kasi, di ba? Nakitoan sa'yo, sabang cute mo, sinundot ka, pako. Tigok, meron kang 100,000 pesos. Kaya pagka hindi ka pa member, huwag ka muna magdadaan-daan dyan sa mga tambay, ha? Oo, kailangan member na. Okay ba yun? Pero, okay, ito pa, may libre pa. 10,000 burial expense. Halimbawa, namatay na, syempre may burol, di ba? O, sagot na ng insurance yung pangkape mo. Yan, yung kape mo dapat grace at saka, ano, fit inspire. Ayan, palapakan po natin. O yan yung usapang patay. O ito naman, usapang buhay. 10,000, medical reimbursement. Ayaw mo mamatay pero gusto mo ng 10,000. Simple lang. Madidisgrasya ka pero hindi ka mamamatay. Okay? Marireimburse. O paano yun? Halimbawa, kasama po yung agat ng aso. O sino? Anti? O anti-rabies sa Tagalog. Sa English, anti-rabies. Di ba? 5,000, punta ka ng office, pakita mo yung medical abstract mo, katunayan na ikaw ay nag-injection ng anti-rabies, meron kang 5,000 pesos refund sa insurance natin. Palakpakan. Tapos, magpa-anti-rabies ka ulit, anti-rabies, another 5,000, equivalent of 10,000 pesos, medical reimbursement. ATM card, BDO and Union Bank. Pagka ikaw ay sumali, naging reseller ka, automatic, pwede ka mag-apply ng ATM, BDO or Union Bank. Ang maganda dito, daily payout po ang negosyo natin. Tayo na lang ang nag-iisang company na legal na daily payout. Halimbawa, kumita ka ng 3,500 sa webpage account mo. Pag in-cash mo ng pera mo, 3,500, automatic, kinabukasan ng 5 PM. Kinabukasan, nasa ATM mo na ang 3,500 pesos mo. Maganda o napakaganda. Sobrang ganda kapatid. At hindi naman makikipag-tie-up ang BDO at Union Bank sa isang company na ano, illegal. Tama ba? So ibig sabihin, 100% legal po tayo. Okay, next. Free training. Ayan, ang maganda dito, meron tayong free training. Di ba? Libre, walang bayad. Di ba? At ang business natin, may lifetime membership. Kung sa jowa mo, walang forever. Sa Tao Elevate, may forever! Palapakan natin ang Tao Elevate. Lifetime po yan, hanggang sa nabubuhay ka, member ka. Tama ba? Basta naging member ka, gawin mo. O hindi gawin ang negosyo, automatic member ka. Hindi mawawala yan, hindi ma-expire. Tama ba? Okay. Inheritable business na ipapamana. May anak ka na, sir. Natao mo yung business, kumikita ka ng 100,000 pesos per month. Automatic, pag lumipad ka sa langit, punta ka kay Lord, di ba? Meron tag 50,000 pesos ang anak mo na may iwan mo. O, palapakan mo yan. Okay. Yun yung kapalit ng 8,980 pesos mo. Ang tanong, 8,980 pesos, malaki o maliit? Ay, sobrang liit, di ba? Kapalit pa lang, panalo ka na, hindi mo pa ginagawa yung business. Eh, paano kung gawin mo pa yung business? Eh, kaya ka nga sumali para magnegosyo ka. Tama ba? Hello? Meron tayong 5 ways to earn dito sa negosyo natin. Unang kitaan, okay, number 1, product retailing. Since 40% discount ka po sa lahat ng mga produkto, meron kang retail profit na 40%. For example, okay, nagbenta ka ng 8 herbs.
Maganda ba yung 8 herbs? Yes. Naintindihan niyo ba yung paliwanag ni Madam Judy? Yes. Halimbawa, nagbenta ka ng 8 herbs sa isang box. Ibibenta mo po siya ng 3,500 pesos sa mga hindi member. Okay? Halimbawa, ma'am, ikaw member ka na hindi pa. Halimbawa, binentahan kita, ma'am, hindi ka pa member, may 3,500 ko ibibenta sa'yo. Pero ako, member, bibilin ko siya ng reseller price na 2,000 100 pesos. Kaya ang kita ko or ang tubo ko is 1,400 pesos. Maganda ba yun? Yes! Ay, sus-dus ko po. Alam mo ba, pag nakabenta ka ng isang box ng 8 herbs, no, daig mo pa yung empleyado ng dalawang araw na sahod niya as minimum wage. Bakit? Magkano ba minimum ngayon? 610. Magkano yung isang 8 herbs? Ang kikitahin mo, 1-4. So, 700. 1-4 divide 2. 2 days, may 700 ka per day. Hello? Malaki ba yan? E paano kung hindi lang isa ang nabenta mo? 10 sa loob ng isang linggo. Meron kang magkano? 14,000 pesos per week. Maganda o napaganda? Ay, sobrang ganda. Tama ba? Imaginin mo, yung 8 herbs, maganda po siya for balancing. Maganda din siya sa mga diabetic, di ba? Sa mga may high blood. Di ba? Hanap ka lang. Ang dami dyan may mga diabetes. Tama ba? Ang dami dyan mga high blood. Tama ba? Ang dami dyan hindi balance yung katawan nila. Tama ba? Yun yung hanapin mo para makabenta ka. Okay? Next. O hindi pa dyan kasama yung mga sabon, yung lure natin, yung grace, yung fit and spire. Lahat ng product natin may discount na 40%. May natutunan? Okay, number 2. Okay. Number 2 kitaan, retail bonus. Magkano yon? Okay, 1,000 pesos. Okay, paano po yung retail bonus? Kung kanina ang sa retailing or sa benta-benta, kung product ang binibenta mo dito, package ang binibenta mo. Pag nakabenta ka ng package sa isang tao, meron kang 1,000 pesos. 10 ang nabentahan mo, sumali sa'yo, meron kang 10,000 pesos. Maganda o napakaganda? Ay, sobrang ganda, di ba? Okay. Pangatlo, dual group bonus. Paano yon? You will earn 1,500 pesos every match. Okay, paano yung every match? Okay, once na ikaw ay sumali or member ka na ng Tao Elevate, automatic, magkakaroon ka ng account. Ikaw yan. Yung account mo, ahatiin yan sa dalawa. Left sales group and right sales group. Okay, paano yon? Halimbawa, may dalawang sumali sa'yo. Okay, sino yon? Halimbawa, si John sumali. Si Mark sumali. Automatic magmamatch. Pag nagmatch siya, automatic, may kita kang magkano? 1,500 pesos. Hop! Yan po is unlimited. 1.5. Basta may left, may right, 1.5. May left, may right, 1.5. Malinaw! Yes. Kaya yung 1,500 dito, ang banggit namin dito, 1.5. Kasi bakit shortcut? 1.5. Tama ba? O, palakpakan natin. Okay, next. O, basic package. Halimbawa, pag ikaw ay basic package ka, naglabas ka ng 8,980 pesos, ang potential income mo per day is 24,000 per day. Walang wow. Wow. Pag may 24,000 per day ka, iba yun. Business mo, ginagawa mo, 24,000 per day kapag nag-maximum ka, 128,000 per week and 720,000 per month. Walang wow. Wow. Yan, very good. Okay. O, next. O, dual group bonus. Okay. O, halimbawa, sa dual group bonus. Dito ha, guys, ha, pag sumali ka sa Tao Elevate, once na naging member ka, at least dalawa lang. Okay? Sumali yung dalawa. O, ulitin natin. Si John at saka si Mark. Okay? O, yung dalawa sumali, automatic meron kang dalawang 1,000. Ano yon? Retail bonus. Malinaw. Ngayon, si sumali si John at nilagay sa left, sumali si Mark at nilagay sa right, magmamatch. Pag-match yan, automatic meron kang kita na 1,500. Uulitin ko, sa dalawang tao na na-invite mo at sumali sa'yo, kumita ka ng magkano? 3,500 pesos. Malaki ba yon? Ay, sobrang laki nun. Tama ba? Imagine mo, dalawang tao, 3,500. Ining-cash mo ngayon, bukas nasa ATM mo na. Ang ganda, di ba? Ay, sobrang ganda. Oh, di ba? Sabi mo, wow. Yan, dapat may wow. Okay. Next, ang gagawin natin, pag may dalawa ka na, ang gagawin mo lang, magturuan mo lang yung dalawa mo na mag-invite din ng dalawa. Malinaw? Yes. Kung ikaw, kinaya mo yung dalawa, siyempre, si John at si Mark, kakayanin din yung dalawa. Halimbawa, si John, nag-invite ng dalawa. Kumita rin si John ng 1,000 sa left, 1,000 sa right, nag-match plus 1,500 equals 3,500. Si Mark, ganun din. 1,000 sa left, nag-invite ng isa sa left, 1,000 sa left, 1,000 sa right, nag-match, kumita ng 1,500. So, 3,500 ang kinita ni John at si Mark. Ang tanong, pair ba yung business? Yes, yes naman. 3,500 kinita mo. Si John at Mark kumita rin ng 3,500. Masaya ba kayong lahat? Yes. Yes. Yung pagiging magkaibigan nyo ba? Magiging matibay ba? Yes. Yes, kasi pareho kayong kumikita. Pair ang business. Malinaw? Yes. O ngayon, anong susunod na gagawin? Simple lang. O, bago yun. Teka lang. Ito, 3,500 si John at Mark. Okay. Ang tanong, may kinita ka ba doon? Yes. Yes. Bakit? Ilan ang pumasok mo sa left? Dalawa, ilan ang pumasok sa right? So, nag-match ng dalawa, meron kang additional 1,500 plus 1,500 equivalent of 3,000 pesos. Wow. Teka. Ang tanong, yung in-invite ba ni John at ni Mark na apat sa baba, ikaw pa ba nag-invite? Yeah. Hindi na. Pero, kumita ka ng another 3,000 pesos. Maganda o napakaganda? Ay, sobrang ganda. Wala ka nang ginawa. Pero,
kumita ka. Ang sarap mo nun? Ay sus, napakasarap nun. Okay? Ngayon, ganun din. Yung dalawa ni John, magiging ba din ang tagdadalawa? So magiging apat. Tama ba? So ibig sabihin, ang pumasok sa'yo sa left is apat. Ang pumasok sa'yo sa right is apat. So ano mangyayari? 4 sa kaliwa at 4 sa kanan, magmamatch ng apat na match. Kumita ka ng 1,500 plus 1,500 and plus 1,500 and 1,500. Equivalent of 6,000 pesos. Wow. Walang wow? Wow! Wow! Siyempre naman, di ba? Ibig sabihin, kumita ka ng 3,500 plus 3,000 plus 6,000, magkano? 12,500. Palakpakan po natin yan. Teka lang. Eh, paano sir kung ganito nangyari? O, halimbawa, ganito nangyari. On your first week, naka-invite ka ng dalawa, kumita ka ng 3,000. Ah, 3,500. Second week, yung dalawa mo naka-invite ng dalawa, kumita ka ng another 3,000. Yung third week mo, yung dalawa ng dalawa mo naka-invite din ng dalawa, kumita ka ng 6,000. Equivalent at 12,500. Sa loob ng tatlong linggo, kumita ka ng 12,500. Tanong, bawi ba yung 8,980 mo? Yes, yes bawi. Actually, hindi ka pa nga nag-business, bawi na, may product na eh. May benefits pa. Tama ba? Napakaganda o sobrang ganda? O, ito na ang mangyayari sa'yo. Itong mga to, hihinto ba yan? Hindi, anong gagawin niya? Mag-invite din yan. O, nag-invite, dumami. Ganito nangyari. O, halimbawa, dumami, ang business natin is online. Tama ba? Hindi lang to Tao Elevate Pasig. Tama ba? May Tao Elevate Lawag. May Tao Elevate Bicol. May Tao Elevate Laguna. May Tao Elevate Cavite. Tama ba? May Tao Elevate Hong Kong. May Tao Elevate UAE. Hello? At may Tao Elevate Quezon. Galing ako sa Quezon kagabi. Ay, kahapon. Kakauwi ko lang kaninang madaling araw from Gumaca, Quezon. Umataw kami doon. Direct yon na CEO. Umahataw si CEO. Walang palakpak. Walang pa kanilang CEO natin. Oh, dumami. Oh, dumami. Halimbawa, dumami ang grupo sa Kuwait, sa Saudi. Ito ano to? Qatar. Oh, ito ano to? Jordan, Hong Kong, Korea, 'di ba? Ano pa? Japan, China, 'di ba? Dumami. 'Di ba ganda o napaganda? Ma, maganda ba, ma'am? Ngayon, nadami yan, hindi mo maiiwasan yan. Hanggat sa dumami, 1,500 ka per pairing. Okay? Ito, safety net natin or limit, 16 match per day, 8 sa umaga, 8 sa gabi. So, 16 times 1,500, equivalent of 24,000 per day! Maganda ba? Oh, sobrang ganda. Okay? Oh, ito na. Oh, halimbawa, dumami na talaga. Oh, sa dual group bonus mo, ang gross income mo, ganito. Per day mo is 24,000 pesos. Ang per week mo is 168,000 pesos. And per month mo is 720,000 pesos per one account. One account pa lang yun, 720,000 per month. Ay, grabe. Ano kaya kung nagmamaximum ka na, di ba? Ang ganda nun? Hello? Walang wow, 720,000. Bayan. Ito po, no? Marami pong umaman at umasenso sa ganitong klaseng business sa programa na to. Yung tinatawag namin na Power of Two Illustration. Okay, for example. Sample lang. Sino dito? Ma'am Jam. For example, Ma'am Jam. Sumali ka ngayon. For example, ngayon is January. Sumali ka, month of January. Nung buong buwan ng January, wala kang ginawa kundi nagmarisol. Anong ginawa mo? Minaritis mo yung business mo. Kumita. Nakahanap ka ng dalawa. Month of January, kumita ka ng 3,500. Mamasaya yon. Tama ba? Ngayon, noong month of February, dahil sa gusto mong kumita ng mas malaki, yung dalawa mo, ba't ganun? Yung dalawa mo, tinuruan lang natin na magkuha ng dalawa niya rin. Mag-invite sa loob ng isang buwan. So magiging apat, kumita ka ng 3,000 pesos. Tanong Mang Jam, ikaw pa ba nag-invite sa apat? Hindi na. Sino nag-invite? Yung dalawa na in-invite mo. Malinaw. Month of March. Oh, third month. Yung apat mo nag-invite ng dalawa, naging walo, kumita ka ng 6,000. Nung month of April, naging 16, kumita ka ng 12,000. May, naging 32, kumita ka ng 24,000. Nung June, naging 64, kumita ka ng 48,000. Nung July, naging 120, dumami oh, 96,000. Hindi pa yan. Meron pa tayong August. Hindi pwedeng mawala yan sa taon. Di ba? August is my birth month. Hulaan nyo kung kailan, bahala kayo dyan. Okay, 128 times 2, 256. Kumita ka ng 192,000. Month of next September, naging 512. Kumita ka ng magkano? 384,000. Ito malapit. Month of October, kumita ka ng 720,000. At month of November, December, kumita ka ng tagse 720,000. Sabi na isa, eh sir, bakit gano'n? Pagdating ng October, 720,000 na lang. Siyempre, nag-maximize ka na per month. So ibig sabihin yung October, November, December mo, nag-maximize ka na. So, 720,000 ka na per month. Equivalent of total earning in one year, Ma'am Jam, kumita ka ng 2.9 or 2,928,500 pesos, Ma'am Joby! Tama ba? Eh si Jam, hindi lang siya yun. Lahat kayo yun. Kung ginawa nyo to, kumita ka ng 2.9 million. Maganda o napaganda? Ay, alam mo, nung nakita ko to, nagwawala ako, talaga sumisigaw ako. Sabi na natin, 50% lang ang kaya mong effort na ibigay.
Effort is equals to result. Ang business natin. Kung 100% effort, 100% result. 100% mong ginawa yung business, ito kikitain mo, 2.9 million. E paano kung 50% effort? 50% result. 50% ng 2.9 million, magkano? 1.4 million pesos. Di ba 50% effort ka pa niyan? Wala, palakpakan mo. E sir, paano kung 25% lang ang swerte ko? May balat ako sa puwet. Di ba? Minalas. O 25% ng 2.9 million, magkano? 700,000 pesos pa rin yun. Talo ka pa ba? Sabi ni sir, sir, paano kung 10% lang? Eh, 290,000. Eh, paano sir? Teka lang. Wala nang paano-paano. Kumita ka na lang ng 100,000 sa loob ng isang taon. Alagang 8,980 lang ang puhunan mo. Talo ka pa ba? Oh, sobrang malas ka pa nun. Sobrang tamad ka pa nun. 10% lang. Tama ba? 100,000. Malaking kita na ba yun? Eh, paano kung hindi ka lang tamad? Masipag ka. Yung 100%, kaya mong gawing 200%. 200% effort equals to 200 result. 200% ng 2.9 million. It's 5.8 million pesos in one year. Okay, next. Oh, meron pa. Unilevel bonus. Okay, paano naman kumita ng unilevel bonus? Okay? Earn 5% rebates from product reorder from first level up to 10th level. Yung kanina na pinaliwanag ko na left and right, ang tawag doon binary income. Ito naman is points system or points income po ito. Malinaw. Okay. Paano ba kumita ng unilevel bonus? Ng earn 5% rebates. Okay, tandaan nyo. From your first, halimbawa ikaw to, from your first level, ito, yan o, first level, yung una mong downline, yung una mong tao, sa baba, yung dalawa. From first level to 10th level, dumami na, di ba? 10th level yan. Meron ka dyan, rebates or income, na 5% sa bawat tao na bumibili, nagbebenta, umiinom ng lahat ng produkto ng Tao Elevate. Maganda o napakaganda. Sobrang ganda. Tignan mo, ang dami niyan. O for example, yung 8 herbs. Sa isang 8 herbs, pag nagbenta ka ng isang box or bumili ka ng isang box, meron kang 28.2 commissional points in every box of 8 herbs. Hello? Oh, wow. Talagang wow. Okay? Commissional points is equals to peso. So, ibig sabihin, 28.2 commissional points is 28.2 pesos per box. Isang box pa lang yun, ha? O, paano kung 1,000 ang bumili sa'yo? Halimbawa, ngayong araw, yung 1,000 mo na tao from your first level up to 10th level, bumili. Ngayon, pinakyaw yung 1,000 na 8 herbs. 1,000 na tao, tagi isang box lang. Bumili ngayon. Meron kang kita na 28,200 commissional points or equivalent of 28,200 pesos ngayong araw. 1,000 tao mo, dumami. Yung 1,000 na yung bumili ng 8 herbs ngayong araw. Kumita ka ng 28,200. Sobrang sarap. Tama ba? Yun po yung unilevel and a unilevel bonus. Hindi pa yung kasama yung Grace Coffee, yung Pit Inspire, yung Mangosteen, yung Elevate in One, yung Lure. Tama ba? Bukod pa yon. Eh, paano kung maraming bumibili? Ay, malaki yung kikitain mo. Tama ba? Yun yung unilevel bonus. 5% rebates. Meron naman, ito malaking rebates. Sa stair-step bonus. Paano ba yung stair-step bonus? Earn additional rebates based on ranking. Kung sa employment, sa pagiging OFW, walang promotion, sa Tao Elevate, may promotion. Paano? Halimbawa, once na bumili ka ng isang package, ang tawag sa'yo, Tao Reseller. Reseller ka. At ang rebates mo is 0%. Kasi bakit? Wala ka pang rank. Hindi ka pa napopromote. Kasi bakit? Kakaumbisa mo pa lang. Tama ba? Ngayon, para ma-promote ka, you need to accumulate 10 positional points. Mula sa'yo hanggang sa baba. Group points po yan, ha? Pag naka 10 points ka, ang tawag sa'yo is Tao Attaché. Hindi po attaché, ha? Tao Attaché po ang tawag dyan. At ang rebates mo is 10% rebates in every product na binibili. Up to infinity. Hindi 1 to 10th level, ha? Up to infinity, sa pinakalahat ng baba mo, meron kang 10% rebates. Kanina, sa unilevel is 5%, 28,200 ang kinita mo sa 1,000 na 8 herbs. Pagka Tao Attaché ka, last 10%. Yung 28,200, 56,400 po yun sa 1,000 na 8 herbs. Uy, walang palakpak? Grabe. Ang laki nun, tama ba? Oh, next na position, yung tinatawag na kau-konsul. Paano? You need to accumulate 100 points. Dito sa Tao Attaché, kailangan mo lang dito mga... Oh, sige po, palakpakan po natin yung mga bago natin. Oh. Kailangan mo lang dito mga 25 boxes of 8 herbs. Maganda o napakaganda? Oh, sobrang ganda. Okay, sa Tao Console, 100 points, magkakaroon ka ng 20% rebates sa lahat ng produkto na binibili sa baba mo. Walang wow. 20% plus 5% sa unilevel, magkano? 25%. Ang laki ng kikitain mo. Malinaw. Next promotion is... Tao Ambassador, you need to accumulate 1,000 points para maging Tao Ambassador ka. Hello? Ang rebates mo is 30% rebates.
imaginein mo, yung 1,000 na lang na downline mo bumili ng 8 herbs ngayong araw, Unilevel na 5% plus 30% rebates is equivalent of 35%. Wow! Ano na ang nag-aantay na pera sa'yo? Ang laki, tama ba? So, ibig sabihin pala, sa Unilevel and Third Step bonus, mas maraming downline sa baba na bumibili ng produkto, mas malaki ang kikitain mo sa points, earning or point system ng Tau Elevate. Sabi mo, yes po. Yes po, ganun talaga. Tama ba? So, ibig sabihin, pag dumami yung grupo mo, sabi kasi, ay, magpaparami ng grupo, binary, left and right, yung iba kasi yun lang iniisip eh. May sumali sa left, may sumali sa right, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Ang hindi mo alam, yung binibuild mo na grupo, pag yan, bumibili ng mga produkto yan, lumaki yung grupo mo, sabi na natin 10,000 members ka under you. Lahat nagkakape, nagsasabon, naliligo, wala naman taong hindi naliligo, lahat naliligo eh. Oh, meron ba? Sino? Oh, may natutunan. Kaya ikaw, ma-excite ka, mag-build ng grupo. Huwag yung paisa-isa lang, kailangan libo-libo yung tao mo sa baba. Kasi pag libo-libo yung tao mo sa baba, ang laki ng kikitain mo. Unilevel and stair step bonus. Palakpakan po natin yan. Sabi nung isa, sir, totoo nga ba? May kumikita talaga ng ganyan dito. Ang laki ng kita na pinapaliwanag mo eh. Totoo nga ba? Sabi niya ba, too good to be true. To see is to believe. Tama ba? O ayan, yung mga kumita dito sa Tau Elevate. Nag-check eh, Patrick Pastrana, 225,000. Wala palakpak. Maric Miss Barsamina, 165,000. Elisa Lacerna, former OFW from Qatar, 123,000. Marjorie Gallia, 113,000. Griselda Jimenez, OFW from Basa OFW, 110,000. 102,000, Mary Beatrice Maragosa, Giovanni Pahente, 88,850 pesos. At yung mga bata na kumikita dito, mga full-timers and marketers, kumikita po sa negosyo natin. Hindi pa po kasama dyan yung mga bago. Sila Crystal Bulay, sila Sony Balanay, sino ba isa? Sunika, Limon, yan mga yan, ang dami na mga umuwing OFW, nagche-cheque dito. Kung makikita nyo po yung mga posting sa Tau Elevate, ang dami na pong nagche-cheque. In just 2 years time na ginagawa ng Tau Elevate, ang daming kumita at naglabas ng ano? Mga sasakyan po dito sa negosyo natin, Tau Elevate. Giovanni Pahente, yung top 1 natin, yung current top 1 natin, o ang sasakyan niya, Nissan Navara, kalibre. Palapakan po natin yan. Mr. Joseph Drillo, Joseph Landrillo, o Mitsubishi, ano yan? Montero. Oh, sino pa? Louis Aldas Jr. naka Mazda, Patrick Pastrana naka Lancer. Sino pa? Jason Naulayan naka Tucson. Ito, malupit 'to, bata 'to, yung ating technical specialist, oh. Mr. Christian Enricoso naka GT86 sports car. Oh, Marjorie Gaya naka Toyota Wigo. Oh, ang dami pang naglabasa na hindi nakalagay diyan, tama ba? Hello. Ang daming mga sports car na nilabas. Sabi mo, wow. Oh, ibig sabihin, naglalabas ng ganyang mga sasakyan, may kumikita. Malinaw. No, gusto mo ba niyan? Yes. Gusto mo ba niyan? Yes. Oh, thank you. Kumo pala pa. Gustuhan niyo ba? Yes. Lahat ng mga hindi pa nakakano, hindi pa member ng OFW, lahat kayo tanungin ko, nagustuhan niyo ba? Yes. Since nagustuhan niyo ang isang negosyo, pag nagustuhan mo, ibig sabihin ginagawa mo kasi gusto mo eh. 'Di ba? Pag gusto mo nga siya, 'di ba? Nililigawan mo eh. Kasi gusto mo, kahit ayaw sa'yo, tama ba? Oh, so ibig sabihin, nagustuhan mo yung negosyo, kailangan mong gawin. Ang tanong, since nagustuhan mo ang negosyo, ang puhunan is 8,980 pesos. Tanong, meron ka na bang 8,980 pesos ngayon? Sabi ng isa, yun lang. Isa sa mga perspective ng tao na hindi sumasali dito kasi bakit? Kasi sir, wala akong pera eh. Ganda sana eh. Lupit mo eh. Naganda putol-putol na ngayon mo kakapaliwanag eh. Pero ang problema kasi sir, wala akong pera. Naintindihan kita kapatid. Kung wala kang pera ngayon, naintindihan kita kasi bakit? Nung nag-start ako sa business na to, wala rin akong pera. Alam mo kung ginawa ko? Nagsanda ako ng ATM card para makasali. Yung sinanda ako ng ATM card, kumita sa akin ng 10% per month. Nagsanda ako ng 40,000, kumuha ako ng apat na package. Apat na account. O palapakan mo naman yan. Ah, magde-date may pera. Tama ba? Pero hindi ako naniniwala sa taong walang pera. Naniniwala ako, lahat ng tao mayaman. Naniniwala ba kayo mayaman kay lahat? Yes. Ang hina na sigaw, no? Sabi, parang hindi makatotohanan, sir. Inugot niya yung bulsa niya, wala eh. Oh. Kahit anong gawin ko eh. Hindi ako naniniwala. Ang weird eh. Lalo sa mga mahal naming OFW. Ang weird eh. Imagine mo, dalawang kamay mo, ayaw mo paputol ng 5 million, pero buong katawan mo, binenta mo sa amo mo sa halagang 20,000 per month. 280,000 per year. Yung isang paa mo nakalubog sa hukay. So ibig sabihin mayaman ka, hindi mo lang alam ang laki ng value ng katawan mo eh. Hindi mo lang alam kung saan mo gagamitin yung katawan mo para kumita ka ng malaking pera. Sabi ng isa, eh sir, okay, ang ganda, kaya ko nang gawa ng paraan yung pera. Kaso sir, ang problema ko sir eh, wala akong time, busy ako. Ha? Ako naiintindihan kita. Yung sinasabi mong busy ka, ako busy rin before. Guardia ako noon, 12 hours per day. Sobrang busy ko. Tama? Pero alam mo, nare-realize ko sa sarili ko, 8 years na ako nagwagwardya. Alam mo, kahit pangarap na sasakyan, kahit gulungan na sasakyan, di ako nakabili. Alam mo yun, tapos araw-araw pumapasok ako, wala na nga akong time eh. Wala akong time mag-relasyon-relasyon eh. Ang hirap na nga ng buhay ko, parang nakakalungkot na, wala akong, wala kahit ano eh. Kasi bakit? Ibibigay ko pa sa magiging partner ko, ibigay ko sa trabaho ko, di ba?
wala akong time. Katulad mo rin. Pero guys, hindi ako naniniwala sa taong walang time. Kasi bakit? Lahat ng tao binigyan ng 24 hours per day. Tama ba? Kung 8 hours ka or 12 hours ka nagtatrabaho, may 12 hours ka pa. Kung 4 hours kang, tawag dito, 8 hours ka na tutulog, meron ka pang 4 hours. Kung 1 hour ka na naliligo, may 3 hours ka pa. Tama ba? 1 hour kang kumakain, may 2 hours ka pa. May jowa ka, 1 hour sa kanya, may 1 hour ka pa. Yung 1 hour na yon, enough na yon para mag-refer ng dalawang tao per day. Ng pera, kaya ko magbigay ng time. Kaso sir, hindi ko linya yan eh. Hindi ko linya yan. Wala akong alam dyan. Tama ba? Alam mo, naiintindihan kita kapatid. Na iniisip mo, hindi mo to linya. Kasi bakit? Ganon din ako noon eh. Hindi ko rin linya to eh. Gwardya ako noon eh. Anong alam ko? Ang alam ko lang, no ID, no entry. Tama, kasi gwardya ako. Marunong ba ako magbenta? Hindi. Hindi nga ako makangiti noon eh. Kasi lagi akong nakasimangot sa duty. Bakit? Kailangan magsimangot. Kasi bakit? Pag hindi ka busko, hindi ka, tawag dito, matigas, sisinusinuhin ka ng mga intruders. Tama ba? Hello? Hindi ko linya. Tama ba? Pero, guys, tandaan nyo, hindi ako naniniwala na ang buhay ay linya-linya. Okay, kasi bakit? Marami akong kakilala mula grade 1, nag-aral, hanggang college, nakagraduate ng nursing. Ang trabaho sa abroad, ano? Caregiver, DH. Related? Hindi. Marami akong kakilala, nag-aral mula grade 1 hanggang college. Nakatapos ng IT. Ano yung IT? Information technology. Ang trabaho ngayon is ano? Call center. Diba? Ganyan banggitin yung call center. Call center. Diba? Oh, related ba? Yeah. Hindi. Tama ba? Bakit nila nililinya? Kasi bakit? Gusto nilang kumita ng pera. Yun talaga yun. Tama. Yes. Bebentahin mo ako ng tank tax at toothpick at dyan ako yayaman. Ibebenta ko yan kasi bakit dyan ako yayaman kahit hindi ko linya yan. Produkto na maganda. Sobrang ganda. At ano, opportunity na pwedeng mabago yung buhay mo. Bakit hindi mo linyahin? Pera na, may time na kaya kong linyahin. Kaso ang problema ko, sir, risky yan eh. Baka malugi ako dyan. Ito malupit. Hindi ka pa nag-i-start ng business, iniisip mo, lugi ka na. Kaya dito sa Pilipinas, wala masyadong mga negosyanteng Pilipino. Meron man. Ano, nakapag-isip-isip sila na magnegosyo. Maraming OFW, umaalis dito sa Pilipinas. Sabi, walang pera sa Pilipinas, mag-abroad ako. Hindi ako naniniwala doon. Kasi kung walang pera sa Pilipinas, walang inchit na pupunta dito para magnegosyo dito at umaman dito sa Pilipinas. Tama? May pera sa Pilipinas. Hindi lang alam nila kung bakit or paano gagawin na kunin yung pera. Tama ba? Oh. Sabi kasi ng mga nanay natin, anak, mag-aral kang mabuti ha, para pag ikaw nakagraduate, ikaw magkaroon ng magandang trabaho at kahit papano naman, umasenso tayo or makaluwag-luwag tayo. Tama ba? Oh. Nag-aral para mag-trabaho. Hindi tayo pinalaki ng nanay natin. Anak, ikaw aral, buti ha, para pag ikaw graduate, ikaw hawak ating negosyo para tayo yaman. Chinese yun, tama ba? Hello? Sabi ng Chinese, ikaw laki mata, ikaw laki kita, pero wala pera. Tama ba sabi ng chick? Pero ako liit mata, liit kita, pero dami pera. Palakpakan natin. Bakit? Kasi ang mga inchik, pag sinabi na magninegosyo, ang unang tanong, magkano ang puhunan? Kahit liit kita, basta dami bili. Ako yaman, sabi ng Chinese. Pero pag Pilipin, pag si Juan de la Cruz, ayayain mo ng business. Magnegosyo tayo, magkano kikitain? Ay, ito, 24,000 per day. Ito puhunan, 89. Ay, may puhunan, wag na lang. Tama? Tama, di ba? Nakakatawa, pero totoo. Tama? Sabi ni Sasige, sir, risky, kaya ko na. Kaso, sir, malapit dito, hindi pa rin kita na-convince. Ayaw mo pa rin. Sir, ayaw ko talaga eh. Naintindihan kita. Hello? Ano? Nagdadasal ka ba? Nagdadasal ka ba? Yes. Sabi mo, Lord, please, pagandahin mo buhay ko, please. Nahihirapan ako sa buhay ko. May mga anak ko, Lord. Bubukas yung langit. Bumukas. May nagliwanag. May bumabang. Hagdan. Tinininining. Bumaba si Lord. May dalang attache case. Dalang 1,000,000. Anak, ito na ang 1,000,000. Mayaman ka na. May ganon? Wala! O palapan mo! Ano ginagawang ano niyan? Ano sagot niya? Gumagamit siya ng instrumento? Alam mo ba ang instrumento na ginagamit niya? Dalawa lang! Tao o sitwasyon. O, ako po, 2009, na-invite po ako sa ganitong classic business. Itatago ko na lang sa company NNN. Na-invite ako, yung kape, yung ano, yung Ganoderma. Tropa ko nag-invite sa akin. Negative ako, ayok. Tao ang ginawang instrumento ni Lord. Yung best friend ko. Hindi ako sumali. 2012, na-invite ulit ako. Ako ay isang barista before. Barista ng, ano, ng milk tea. Magaling ako mag-shake. Ganyan ba? Ganyan. Hindi ako sumali. Tao ang ginamit. Ito malupit, nagkaroon ako ng sakit. GERD! In short, acidic. Halos ikamatay ko. Ang ganda ng produkto. Gumanda ang pakiramdam ko sa produkto. Sumali ako.
Palakpakan natin. Kung ikaw papipiliin ko, ano ang mas gusto mong instrumento? Tao, sitwasyon. Sabi niya sa tao na lang, sir. Tao na lang. Oo, kasi bakit? Ang hirap magkasakit. Bago mo pa ma-realize na kailangan mo yung negosyo at produkto. Hello? Hello? Tao na lang. Kaya kung may tao na nag-invite sa'yo ngayon, enough na yan para gawin mo yung negosyo. Sa mga OFW, pag may tao na nag-invite sa'yo ngayon, enough na yan para i-grab mo yung negosyo. Huwag mong antayin na magkakasitwasyon ka pa bago mo ma-realize na kailangan mo ng ganitong negosyo. O, palakpak. Sabi ng isa, okay sir, lupit mo talaga, wala kaming ligtas. Kaso hindi pa rin kita na-convince. Ayaw mo pa rin. Huwag kang mag-alala kapatid sa mga hindi pa member. Huwag mag-alala, hindi po sa pilitan sa tao elevate. Hindi namin ugaling mag-pwersa, mag-force. Kasi bakit? Lahat tayo may kanya-kanyang pananaw sa buhay at desisyon. Kung ayaw mo, walang problema. Pero ito tatandaan mo. Ang tao elevate parang eroplano. Alam mo eroplano? Lilipad at lilipad kahit wala ka. Meron bang eroplano na may nalilay? Teka lang. Flight niya is 3 p.m., 3:15 na, palipad na eroplano. Hihinto pa sa taas, babalik, para balikan ka? Walang ganong eroplano. Lilipad niya kahit late ka. Tama ba? Halimbawa, eroplano, may sakay dalawa. Sabi nung dalawa, sama ka sa amin, lilipad tayo para sa pangarap natin. Ayoko! Ganon yung sagot mo. Lumipad. Bumalik. May sakay na, apat. Sabi niya, sama ka para sa pangarap natin. Lipad tayo. Ayoko nga sabi. Ayaw mo, di lumipad. Bumalik, walo. Sama ka para sa pangarap. Ayoko! Lipad, balik, 16. Sama ka para sa pangarap mo. Ayoko! Lipad, balik, 32. 32 na yung sakay. Sama ka! Magpapayaman tayo. Ayoko! Lipad, balik, 64. Ayaw mo pa rin? Lipad, balik, 128. Ayaw mo pa rin? Lipad, balik. Ilan na? 256. Ayaw mo pa rin? Oh, lipad, balik. 512. Ayaw mo pa rin? Lipad, balik. 1028. Ah, 24. Sama ka, lilipad tayo sa pangarap natin. Ayaw ko! 2048. Ayaw mo? Ayaw mo rin. 4,000, huling tawad. Ang dami niyo na. Sama nga ako. Imagine mo. Sasama ka na lang din naman pala, pinatagal mo pa. Hop! Kung sumama ka na ngayon, edi sana yung 4,000 na leader o reseller na sumali, downline mo na sana lahat ng yun. Ang tanong, sasama ka ba? Buti naman. Tapos yung iba sabi, tiga lang, ayaw ko pa rin. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Ayaw. Tandaan nyo. Ito tandaan nyo. Yung present situation yung ngayon, bunga yan ng 10 taon na ginawa mo at ginugol mo. Kung 2024 ngayon, 24 na ba? Kung 2024 ngayon, bunga yan ng 2000, umpisa ng ilan? 2016? 2014. Yun yung mo hanggang ngayon, kaya ganyan ang buhay mo. Tama? Kung hindi ka masaya sa present situation mo ngayon, it's because of your 10 years na ginugol mo sa buhay mo at hindi ka masaya ngayon, gusto mo mabago buhay mo, kailangan may bago kang gagawin. Ito na yung magandang opportunity para gawin mo to. Pag wala kang bagong ginawa, another 10 years ulit ng buhay mo, 2034, ang buhay mo same. Ang problema mo pa rin is pera. Gusto mo mabago yung buhay mo? Mag-desisyon ka ng bago ngayon. Alam mo, ang problema mong pera, ang sagot din dyan, pera. Kailangan mo mag-invest ng pera or kailangan mo maglabas ng pera para dumami yung maraming pera na nilabas mo. Yun po ang ang dapat mong gawin dito sa mundong ibabaw. Pag wala kang ginawang bago, walang mababago. Tanong, gusto mo ba mabago yung buhay mo? Gusto mo ba mabago yung buhay mo? 2034, okay na yung buhay mo. E di gawin mo to. Magkano lang naman yan? 8,980 pesos. Lugi ka pa ba? Oh. Maraming 8,980 pesos na dumaan sa kamay mo, nasa na lahat. Nawala na. Lumipad. Tama? Huwag mo na lang isipin nagninegosyo ka. Isipin mo na lang, pinatago mo sa tao elevate, may prada ka nakuha. 8,980. Inataw mo yung business, nag 24,000 per day ka, 720,000 per month, lumaki yung grupo mo. Lugi ka pa ba? Hindi ka lugi. Ang dami mga 8,980 kung saan mo nilagay. Pero wala naman nangyari. Tama ba? Hello? Hi? Oh, this is the time na mag-decide ka para sa'yo. Huwag kang mag-decide ng dahil lang sa sinabi ng katabi mo or kung sino man yan. Kasi bakit? At the end of the day, kapag nagkaroon ka ng problema at nagkaroon ka ng sitwasyon, walang ibang lulutas niya kundi ikaw lang din. Tama, kaya dapat masanay kang lumutas ng problema mo ng ikaw lang. Masanay kang magkaroon ng magandang opportunity ng ikaw lang. Huwag kang palatanong sa iba. Kasi bakit? Ang unang magbibigay naman ng aksyon para sa buhay mo, walang iba kundi ikaw din naman at hindi yung ibang tao. May natutunan? Oh. Kaya sa mga mahal naming OFW na nakikinig sa akin ngayon, yung 8980 mo, ipadala mo na yan dito. Baka mamaya, dagain pa yan dyan. Kung sasali ka ba? Yes. Ang tanong, bibili ka ba ng 8980? Yes. Bukas pa ang purchasing area. Pumunta ka doon at bumili ka ng package. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Gawin mo na. This is your Sir Ryan, your training director of Tower Elevate, na nagsasabi sa inyo, humayo kayo at magnegosyo. Thank you very much.